Lydia! Tawag ni Aling Enang sa dalagang nakikipaghuntahan sa bunsong kapatid habang tinatali ang mga mais na inani nila kahapon. Napalingon ang dalawa sa nanay nilang halata sa mukha ang kasabikan sa isang bagay. Maliliksi ang nyaring mga binte na lumapit sa dalawang anak na hindi halos nagkakalayo ang edad. Si Lydia, 18, at si Lenle naman na 15. Bitawan mo yung mga ginagawa mo. Maligo ka at aayusan kita. May bisita kang darating mamaya, mga alas 5 ng hapon. Anito na inagaw pa sa palad ng dalaga ang mais na hawak. Nilapag sa mesa at bahagyang hinatak ang kamay. Sino naman ho? Tanong ng dalagang kunot ang noo habang napapalinga sa paligid. Malapit nang bumaba ang araw. Paano'y 4:00 na. Isang oras na lang, darating na raw ang bisita. Basta't maligo ka, tutulungan kitang mag-ayos. Anito pa sa anak na lalong kinakunot ng noo ng dalaga, habang napapatingin sa kapatid na sa ina naman nakatuon ng mga mata. Tila hindi na makapaghintay, sinundo pa ni Aling Enang ang dalagang paakyat na ng hagdanan. Basa pa ang buhok, tumutulo pa sa bawat palikat ang tubig. Nay, ang ito'y ho? Tanong ni Lenlen sa inang tila walang narinig. Bagkos, hinatak ng may pagmamadali ang panganay sa silid ng dalawa nitong anak. Pinaupo ang panganay sa silya at binalot ang mahabang buhok ng makapal na pranela at inuto sa bunso na kuskusin iyon. Bagamat nalilito sa kung anong meron, sumunod ang bunso. Saglit umalis ang ginang at lumabas ng silid. Pagbalik, bit-bit na nito ang kalahating dipang salamin na galing sa sariling silid. Maingat na pinatong sa isang malapad na lamisitang may lamang ilang libro at gamit ng dalawang babae. Hinawi ang ilang nakapatong na bagay at inuto sa panganay na lumapit upang mapatapat sa salamin. Aayusan na niya si Lydia. Sa salamin ding iyon nagtagpo ang mata ng magkapatid. Kapwa nag-uusap sa ilang senyasa ng mata at kilay na silang dalawa lamang ang nakakaunawa. May kinuha sa lagayan ng damit ang ginang, isang saya, ngunit natigilan saglit. Nag-isip, bago tumungo sa isang tokador at may tinignan. Natigilan muli at mabilis na napatingin sa magkapatid na sa kanya naman nakamata. Muling natauhan at iiling-iling na lumabas ng silid. Naulingan nila ang malakas na pagbukas ng pinto sa sariling silid ng mag-asawa at ilang pinto ng tokador na marahas na binubuksan. Naku, ate, mukhang napaka-importanteng tao ng bisita mo ngayon. Kita mo naman si inay, oh. Parang hilong-talilong na, hindi malaman ang gagawin. May bakas ng pag-alala at panunukso na wika ng bunso sa nagtatakang panganay. Para ngayon ko nga lang nakita ang inay na ganyan ang inaakto. Halos magkulay suka na yung mukha niya eh. Pansin mo? Naiiling na sagot naman ni Lydia. Nakita ko na siyang ganyang kaaligaga dati. Naalala mo nung bisita natin yung punong barangay at yung asawa nito nung piyesta? Yun yung una. Ganyang-ganyan siya. Nabasag pa nga yung malukong na kristal. Naalala mo? Tanong ng bunso sa panganay na sa sariling refleksyon nakatingin. Hindi sumagot si Lydia. Inabot na lang ang painetang may kakapalan sa lamesa upang ihagod sa nagkabuhol-buhol na buhok. Naupo naman sa katre ang bunso. Bahagyang niladlad ang ginamit na pranela at sinampay sa sandalan ng silyang nasa tabi. Sabay pa silang napatingin sa muling pagpasok ng ina. Marami itong bitbit. Nilapag lahat sa katre sa tabi ni Lenlen. Nanginginig na tinipon ng mga kamay ang makapal na buhok ni Lydia. Nay, kumalma ho kayo. Sino ho ba ang bisita natin ngayon? Malumanay na wika ng dalaga sa ginang na inabot ang pinagsampayan na silya ng bunso at umupo roon. Tila walang narinig, kinuha ang isang botelya ng pabango
Binuksan niya yun at inamoy. Nay! Walang sagot. Tinakpan ng ginang ang botelya, nilapag sa lamisita. Nay! Walang sagot pa rin. Marahas lang na sinuklay ang buhok ng panganay. Sa pangatlong hagod, napalakas ang suklay. Bahagya ng nagtaas ng boses si Lydia. Nay! Tila ba nagising sa pagkakabatubala ni, napatingin ito sa panganay na kunot ang noo. Ano? Garel at litong wika nito na kinatawa naman ni Lenlen. Bisita ho ba natin ang punong barangay? Tanong ni Lydia na bahagyang nahiya dahil nataasan ng boses ang ina. Saglit tumingin sa refleksyon ng dalaga si Aling Enang bago sumagot. Oo, ang punong barangay nga. Kasama ang binata niyang anak. Nangalay na sa pagkakatungo si Lydia, kaya saglit niyang tinaas ang muka. Nagtama ang mata nila ni Elpidio. Kanina pa ito nakatingin sa dalaga. Magkatapat na nakaupo ang dalawa sa sopang gawa sa kamagong. Isa sa iilang gamit sa bahay ng pamilya ni Lydiang sumisimbolo na kahit paano, hindi naman sila labis na maralita. Isang tibid ng ngiti ang binigay ng dalaga sa lalaking tila napagkit ang umahangang mata sa kanya. Walang nais magsalita. Tila ba kung mangangahas ang isa sa kanilang ibuka ang bibig at gamitin ang laway, masisira ang impresyon nila sa isa't isa. Di kalayuan, panay naman ang tingin sa dalawa ng mga magulang na nag-uusap sa pinakakomedor. Ito ang unang beses ni Lydiang makita ang binata, kahit sinabi nito kanina na nakita na niya ang dalaga noon bago ito tumungo sa Maynila at mag-aral. Sa isang pagtitipon raw na saktong kanyang kaarawan, napaisip ang dalaga. Marami silang bisita noon at hindi niya talaga matindaan. O marahil nangyari nga talaga, sadyang hindi niya lang ito maalala. Bahagyang tinulak ng dalaga ang platito ng bagong gawang tubig sa binatang tila yata tutunawin siya sa paraan ng pagdidig. Inabot niya ang pitsel ng limonada at sinalinan ang baso ng lalaki. Gayon din ang ginawa sa basong malapit naman sa kanya. Dahil nangangawit na sa pagkakaupo ng tuwid, idagdag pang masakit na rin sa anit ang pagkakapanali ng buhok niyang ginawa ni Aling Enang. Doon ata binuhos ng ginang ang nerbiyos na nadarama. Nang dinala ng lalaki ang inumin sa labi ay uminom na rin si Lydia bago saglit ginalaw-galaw ang katawan. Umuunat. Hindi pa siya nakakadalawang lunok nang magsalita ito, numuntik na niyang ikasamid. Isang ektaryang lupain ang ireregalo ni Papa sa ating kasal. Walang anumang wika nito, na tila ba hindi na bago ang paksa, na tila ba ilang beses nang napag-usapan. Natuptop ni Lydia ang bibig, nalalaki ang matang napatitig sa lalaking matamis ang iting nakaguhit sa labi. Ano? Ano ulit? Tanong ng dalaga. Ang sabi pa ng iyong ina, mahilig ka rong magtanim ng gulay. Alam mo bang nag-angkat ako ng iba't ibang klase ng buto upang magamit sa lupang ibibigay sa atin? Hindi ako marunong magtanim o maghalaman ngunit umaasa akong ako ay iyong tuturuan. Patuloy pa nito na lalong kinahindik ng dalaga. Elpidio! Putol niya sa sasabihin pa ng binata. Hindi ko mawawaan ang mga sinasabi mo. Ngunit paanong... Hindi mahagilap ni Lydia ang tamang mga salitang nais ipakawalan. Marahil, hindi pa sinasabi sa iyo ng iyong mga magulang. Kailan lang ay nagkasundo silang ipakasal ka sa akin. Anito, natuluyang kinabagsak ng mga balikat ni Lydia. Ate, mapupunit yung tela ko ipagpapatuloy mo yung ganyang pagkukusot. Pukaw ni Lenlen sa kapatid na tiimbagang
habang naglalaban ng kanilang damit. Nang tuluyang makaalis ang punong barangay at ang anak nito, agad tumuloy sa silid si Lydia. Sinamsam ang mga maruruming damit at dire-diretso sa balon sa likod ng kanilang bahay. Suot pa ang damit na pinili ni Aling Enang para sa kanya at naka-adorno pa ang buhok. Gigil ang dalaga ngunit hindi malaman kung saan ibabaling ang nararamdamang emosyon. Marahil kung iba lang na walang delikadesa, ang unang reaksyong gagawin ay magsisisigaw at away ng mga magulang. Ngunit hindi ganun si Lydia, sapagkat ang kabataan ng mga panahong yun ay hindi pinalaking palasagot o magmarakulyo ng bigla-bigla, lalo at laban sa mga magulang. Nang labo ang paningin ng pobreng dalaga, habang nagkukusot ng damit, binubuhos roon ang tampo at gigil na nadarama. Hindi na piniling sumagot ni Lydia sa kapatid na nag-umpisa ng sumalok ng tubig upang ipagbanlaw sa mga damit na kinukusot ng kapatid. Anak, mahinang tawag ni Mang Isko sa hindi lumingong dalaga. Sa halip, marahas na tinanggal ang painetang pumipigil sa pagsabog ng nakapumadang buhok. Gabi na, bukas na lang yan. Tila nahihiyang wika ni Mang Isko sa panganay na nag-umpisa ng humagulgol habang kumukuha ng bagong masisirang damit. Isang buntong hininga pinakawala ni Lenlen bago nakamasid lang habang pinupuno ang ilang batsyang naroroon. Piniling hindi sumagot. Anak, ulit muli ni Mang Isko, ngunit hindi piniling awatin ang panganay. Alam niya ang nararamdaman nito ngunit, hindi niyo man lang ho ako inabisuhan, tay. Sana man lang bago nagdesisyon si inay, sana man lang tinanong niyo ako. May bahid panunumbat na wika ng dalaga sa amang napatingin sa bunsong anak. Tila ba nangihingi ng tulong ang ama sa patay mali siyang nag-iwas na mata na bunso. Hindi niya nais pumagit na sa ate at sa tatay niya. Minsan dapat maging matapang naman ng kanilang ama o gamitin laban sa dominante nilang ina ang boses bilang haligi ng tahanan. Alam agad ng dalawang babae na ang inay lang nila ang unang nagpasya at nagpasya sa nangyari kanina. Dumaan ng mahabang katahimikan, ngunit nakakarinde ang tunog ng gigil na pagkusot ni Lydia, kaya binasag iyon ni Lenlen. Ginulit niyo ho kasi talaga kami. Sana man lang ho, nasabihan niyo kami ni ate. Halos mabuhol ho yung mga kilay namin, kakaisip sa dahilan kung bakit natatirinta si inay. Yun naman pala ho, ikakasal na pala siya. Wala man lang kaming kaalam-alam. Mahabang wika ni Lenlen sa lalong nanliit na padre de pamilya. Lumunok ito ng ilang beses bago kumibo. Ayaw mo ba kay Elpidio? Tanong ni Mang Isko na maingat na lumapit sa panganay. Umupo sa isang betong makines na naroroon at tinapon ang mata sa batsang puno na ng mga damit. Itay, noon pa man, hindi kami naging suwail ni Lenlen. Lahat ng tagubilin niyo sinunod namin, lalo at sa inyong dalawa galing. Kaso binigla niyo ho kami. Oo nga ho't, alam kong 18 na ako, kaso naman po. Natigil ang sasabihin ng dalaga nang bumaba sa hagdan ang ilaw ng tahanan. Ngunit hindi ka umaalma sa napagkasundoan. Magpapakasal ka sa lalaking nais namin. Para sa'yo, di ba? Anang ginang nahalatang alam ang takbo ng usapan ng mag-aama. Napatungula lang si Lydia. Oo nga't hindi pala sigaw ang nanay nila ngunit kapag lalong bumaba at humina ang karaniwang lakas ng boses nito, iyon ang pinakaiiwasan nila. Kapag bumulong na si Aling Enang, nilulukuban na sila ng karuwagan, ng takot. Hindi sila natatakot sa kanilang ama. Kay Aling Enang sila napipipi. Tama ako, diba? Ang hindi mo pagsagot kanina,
ay nangangahulog ang hindi ka tutol sa desisyon namin ng iyong ama para sa'yo. Lydia, sa desisyong ito matatapos na ang utang natin sa kanilang pamilya. Alam mong walang tinira sa atin ang mga Hapon. Kinamkam nila lahat at kailangan nating mabuhay. Hindi makakatulong sa atin ang utang na iyon. Mahina, ngunit may diinawi ka ni Aling Enang. Tahimik na lumuha na lang ang dalaga. Oo nga't hindi naman naging masamang ina ang ginang. Ngunit iba ang hakbang nito upang hindi sila tuluyang mabaon sa kahirapan. Sinalya lamang nito ang kanyang kalayaang umibig, pumili ng lalaking mamahalin at makakasama habang buhay. Kinabukasan ng umaga, maga ang mga mata. Inaayos ni Lydia ang tindang mga gulay sa malapad na lamesang pwesto nila sa merkado, sa bayan ng Santa Catalina. Kumalamang kanyang sikmura, napailing ang dalaga. Nagsisi na hindi sinaluan sa almusal ang mga magulang at ang kapatid. Hindi pa niya nais makaharap sa hapag ang mga magulang. Bagamat wala namang maitutulong iyon upang maiatras ang kanyang kasal kay Elpidio, nais pa rin niyang magpakita ng mumunting pag-aalsa laban sa inang lagi na lang nasusunod ang gusto. Mahal niya ang mga magulang ngunit minsan... Suman, Ate Lydia! Agaw ng isang tinig na pumutol sa mga isipin niya ng mga sandaling iyon. Lumingon ang dalaga at nasumpungan ang kakilalang si Loretta. Susong ang bilaong laging nasa ulo, isang ngiti ang kanyang binigay sa dalagitang masipag maglako ng kakanin at suman, araw-araw. Napaaga ata ang tinda mo ngayon? Tanong ng dalaga sa naglalako ng suman. Saglit binaba ni Loretta ang bilao at pinilian si Lydia ng sumang paborito nitong bilhin sa dalagita. Nagbayad agad ang dalaga. Inangat muna ni Loretta ang bilao sa ulo bago sumagot. Kaarawan ko ho ngayon umaasa akong maagang mauubos ang mga paninda ko upang makauwi agad na maaga. Baka ho magluto ang inay. Umaasang sagot naman ito. Siya nga? Aba kung ganoon, huwag mo na akong soklian. Idagdag mo na lang iyan sa nais mong bilin ngayon. Malikayang kaarawan. Nakatawang wika ni Lydia. Namilog ang mga mata ng dalagita bago tuwang-tuwang nagpasalamat. Maluwag ang ngiti nitong nagpaalam. Nang tuluyang makalayo ang dalagitang magsusuman, siyang dating naman ni Linlin. May dala itong maliit na buslo. Naglalaman ng pagkain. Malamang nagpadala ang kanyang nanay sa pag-aalalang hindi niya pagkain kanina. Hindi ka nagsasawa sa suma niyan? Anito na inilapag ang dala sa isang silyang walang nakapatong. Masarap kaya yung suma niya, isa pa mabait yung bata. Sagot ni Lydia na binabalatan ng isang suma na hawak. Kinuha ni Lenlen ang isang suma na nasa kamay ng ate niya. Binalatan din. Sumang-ayon sa kapatid, masarap naman talaga ang suma ni Loretta. Matamis, hindi nakakasuya. Kung sana lang ganito katamis yung turing sa kanya ng kanyang pamilya, no te? Wala sa sariling wika ni Lenlen habang habol tanaw ang pobreng dalagita. Napabuntong hininga si Lydia bago mahinang sumagot. Kahit minsan, hindi ako pabor sa mga tagubili ni inay. Ang swerte natin, dahil hindi niya tayo sinasaktan o ginugutom, biniyayaan pa tayo ng mahinhin na ama na masarap magluto. Na kahit kailan hindi tayo sinikawan o pinagbuhatan ng kamay, nahahabag talaga ako kay Loretta. Hindi maitago ang ilang pasasakatawan at yayat ng mga binti at braso. Ang kalupitan ng mga magulang niya, mga ebidensyang pinapatotohanan ang mga usap-usapang hindi talaga tama ang trato sa kanya ng kanyang mga magulang. Mahabang sang-ayon ng dalaga. Ang swerte ko, hindi ako nagkaroon ng ating tulad ng ating ni Loretta din.
Patuloy na malilenlen na humaba ang uso habang naglalambing sa kapatid. Asus, gusto mo lang bumili ng butsi vanilya eh. Natatawang bisto nito sa napakamot na kapatid. Eh, hindi mo naman iniintrega kay ina yung buong benta ng gulay mo, diba? Baka naman maaari ulit tayong bumili. Hari tayo. Nangahaba pa rin ang usong pakiusap ng bunso sa natawang panganay. Saglit tinignan ni Lydia ang direksyong tinungo ng dalagitang magsusuman. Sana ngayong kaarawan nito, bilan siya o bumili ito ng bakyang pamalit sa pudpud nitong suot. Ilang damit din sana. Damit na akma sa katawan at sa edad nito. Naihiling niya rin na sana lahat ng kahilingan ng dalagita ngayong kaarawan niya ay matupad. Tunay ngang kung ikukumpara rito, napakaswerte nilang magkapatid sa lahat ng aspeto. Kapag kinasal ka na, Jack, lilipat ka na sa lupain nila Elpidio. Iiwan mo na ako. Anang dalagita na si Lenlen, pinigilan ni Lidyang lingunin ang kapatid. Tutok siya sa tinutuos ng mga numero. Kinakalkula ang benta nila ngayong araw. Bagamat hindi lumingon, natigil ang paghalik ng lapis sa papel. Kung sa bagay, 3 taon lang namin yung tinda mo sa akin. Ilang taon lang malamang, ipagkakasundo din ako ni inay sa iba. Patuloy ni Lenlen. Tuloy ang binitiwan ng dalaga ang panulat. Nagsalita. Hindi. May iba ang kapalaran mo. Ang lalaking kukuha sa iyo sa piling nila inay ay sisiguraduhin kong mahal mo. At mahal ka rin. Wala na tayong utang. Wala na ang mga hapon. Wala nang kakamkam sa ating mga pag-aari. Hahadlangan ko si inay kapag sinubukan niya. Sa ating dalawa, ikaw ang aharap sa dambana na hindi pinilit. Pangako yan. Mahinang wika ng dalaga. Naramdaman ni Lydia ang mga braso ng bunso sa kanyang balikat. Masuyong yumakap. Hindi na piniling magsalita pa. Pangako yan. Madiing wika ni Lydia. Nang mga gabing sumunod, bisita muli ni Lydia sa Elpidio. Kung titignan sa malayo, ay tila naniningal ang pugad pa lamang ang binata. Ito ang nagsasalita paminsan at nagbubukas ng usapan. Magalang na sumasagot ang dilag, ngunit pili ang mga salitang binibitawan. Inaaral ang lalaking hindi maglalapat ang 2 buwan. Magiging kabiyak at magiging ama ng mga supling na kanyang iluluwal. Ate, nakalimutan kong sabihin sa iyo kahapon. Pinapapunta ka pala ni Aling Maring sa pwesto niya. May ibibigay atang paunang bayad. Wika ni Lenlen na winiwisikan ng tubig ang mga gulay na nakahilera sa mahabang mesa. Tumangutango si Lydia. Naalala ang kinuha nitong 5 sako sa kanya ng mais. Marahil magbabayad na. Nang masigurong wala nang dapat asikasuin sa pwesto, tinanggal ng dalaga ang apron sa katawan. Binigay sa kapatid at nagbili na tutungo sa mantandang sisingilin. Hindi na nakasagot si Lenlen. Tumango na lang ito bilang pagsang-ayon sapagkat may ilang mamimiling lumapit na at kinausap na ang kanyang kapatid. Ang merkadong nasa sentro ng bayan ng Santa Catalina ang pinakamalaking palengke sa lalawigang iyon. Ano pat karamihan ng mga taong naninirahan sa Karatig Bayan, kadalasan sa merkado ng Santa Catalina dumadayo. Mas kumpleto kasi roon, mas malawak, at mas maraming inaangkat na produkto kumpara sa ibang bayan at ilang talipa pang nakapaikot sa lalawigan. Kaya hindi na bago sa ilang naroroon ang iba't ibang dayong naglalako, namimili at paminsan ay namamasya lang. Singkit, puti, itim o halong lahiman, natural na mamataan ang ilang nabanggit sa paligid.
pwesto ni Aling Maring na si Jenny Lidia ay nasa pinakaloob ang merkado pa nakapwesto. At ang Sabadong araw na iyon ay nagbigay ng mas maraming tao sa merkado. Lalong kumapal ang daang pinanggalingan ni Lidia. Pabalik na sana siya. Hawak na sa kamay ang 5 pisong binayad ng ginang sa kanya. Buo na ang atraso nito. Bahagyang nailing ang dalaga. Nag-iisip kung iikot ba sa gilid ng palengkeng kinalalagyan o lumabas sa mismong palengke upang makaiwas sa hindi mahulog ang karayom na kapal ng mga tao sa paligid. Mas malayo ang iikutan niya, ngunit tingin niya mas maigi iyon. Tinitingnan pa lamang niya ang mga katawang masasangge at masasalubong. Naiinita na siya. Paano pa kaya kapag humalo na siya roon? Umihip ang mabini at preskong hangin. Napapikit ang dalaga, hindi maiwasang mapangiti nang dumaan iyon sa kanyang mukha at katawan. Napatingala pa si Lidia at mabilis na sinuyod ng tingin ang sunod-sunod na punong nasasalubong. Di kalayuan, rinig pa niya ang mahinang ingay ng palengke sa kinalalagyan niya. At tanaw pa, ang hindi mabilang na tolda at mga taong naglimayon sa paligid ng merkado. Bukas ho, bumalik ho kayo dito mismo. Pinapangako ko ho, andito ho ako, naghihintay. Isang pambatang tinig ang umagaw sa pansin ng nalilibang na dalaga. Agad natapon ang kanyang mata sa isang batang babae at 2 mamang bitbitig isa, ang isang buslong hindi karaniwan ng laki. Mali ka kasi, Ining. Dapat nagtatanong ka muna. Angil ng isang mama. Kita na ang litid nito sa leeg, sa emosyong pinipigilan. Napatakbo palapit si Lidia. Mawalang galang na ho, mga amang. Ano hong problema rito? Tanong ng dalaga. Sa 2 lalaking, ang isa ay nakabalot ang muka. Mga mata lang ang kita. Pareha silang nakapangbukid na damit, sirang sombrerong buri at walang sapen sa mga paa. Bagamat napatingin ng 2 mama sa dalaga, hindi naman alintana ng paslit ang bagong dating. Hinigpitan lang nito ang pagkakayakap sa may kalakihang garapa. Nasa lupa ang takip na pinagmamasdan naman ito. Eh, ang batang yan, hinarang kami. Pinipilit na bibili ng nilalakong pulot namin. Sa ayos naman niya, mukhang may kaya naman kaya inabot ko yung isang garapa. Pinuksan ba naman niya, dinaw daw yung mga daliri at agad tinikman. Ang binabayad, 1 piso lang. Eh 2 piso ang halaga ng bawat garapa. Gusto niya bumalik kami bukas dito upang buo niyang bayaran? Ano kami, tanga? Hindi kami pinanganak kahapon. Gigil na wika ng isang hindi nakatakipang muka. Hindi rin ho ako pinanganak kahapon. May isang salita ang lahing kinalakhan ko. Kulang lang ho talaga ang salaping aking dala. Ngunit magbabayad ho ako ng buo bukas. Paulit-ulit ho tayo. Paangil rin na sagot pabalik ng batang sa lupa pa rin nakatingin. Napahindik ang mamang naglalako. Maging si Lidia sa tonong binitiwa ng paslit. Ang dalaga ang unang nakabawi. Nagpasalit-salit ang mata niya sa 2 mama at sa paslit na tila ba hindi kinakakitaan ng takot sa 2 lalaking kaharap. Ang dalaga rin ang unang nangahas magsalita. Hindi niyo ba kayang balikan bukas ang kakulangan sa bayad niya? Sa dalaga na tuon ang mata ng 2 lalaki. Ngunit walang salitang narinig si Lidia. Tinignan lang siya ng makahulugan na kung isasalin sa salita ay, "Seryoso ka talaga, Ali? Pangahawakan namin ang pangako ng paslit?" Napabuga ng marahas si Lidia. Binaling ang atensyon sa paslit at ito naman ang hinarap. "Nasaan ba yung mga magulang mo o kasama mo ngayon?" Sakalang nagtaas ng paningin ng paslit. Nasaglit kinakunot ng noo ni Lidia. Napagmasdan ng maayos ang batang babae na iyaka pa rin ang garapa ng pulot na tila ba handang itakbo
ko nga agawin iyon sa kanya. Kulay lupa ang buhok nitong hanggang balikat. Ang suot na damit ay ternong kimona at saya na bagamat simple lang ang moda, halatang mamahali ng pagkakayari. Bago at malinis tignan ang bakyan suot, pinapaangat ang mumunting daliri sa bawat paan nito na mumula-mula ang kulay. Mistisa ang babae. Makinis ang balat at walang hibla o balahibo o buhok sa braso at hita. Prominente ang hugis ng munting ilong na binagaya ng inosenteng pares ng mga mata at papusong hugis na labi. Mag-isa lang ho akong dumayo rito. Tipid nitong sagot na kinatango ni Lydia saglit. Minsan pa niyang minasda ng paslit bago binaling si dalawang mama ang atensyon. Hindi niyo ho ba talaga kayang balikan bukas ang kulang? Sumusukong tanong niya sa dalawang sabay na umiling. Limang bayan mula rito ang aming tahanan. Sa paanan pa kami ng bundok nakatira. Ang kikitain namin sa mga pulot na maibibenta ay ipambibili na namin ng bigas upang makain mamayang gabi at ilang kailangan namin upang mabuhay. Kamusta ka naman, Ali? Salubong ang kilay na lahad at kastigo ng lalaking kanina pa nagsasalita. Isang buntong hiningan pinakawala ng dalaga bago dumukot sa bulsa. Ngunit saglit na natigilan. Purong pulot po ba talaga ito? Parang napakamahal naman po ata para sa 2 piso. Nag-aalangan na wika ng dalaga. Tumaas ang kilay ng sumasagot. Nairita bago nakapamewang at sinabi sa katabing tanggalin ang balot sa mukha na agad namang sinunod. Sabay napalunok ang paslit at si Lydia nang mamalas ang magang mukha ng lalaki. Tila puputok ang uso nitong kulay pula at impis pa. Ang mga pisngi ay hindi pantay. Mas mataba ang kanan. Ang isang talukap ay kasing laki ng kalamansing bunga at kulay kamatis sa pagkapula. Kaya pala balot ang muka. Siya ang isa sa mga umakyat at umani ng pulot na ito. At siya pa lang ang nakakalakad sa ngayon. Yung iba nagpapagaling pa sa barangay namin. Maga ang buong katawan. Gigil at tila nang gagalaiting tukoy nito sa kasama na nag-umpisa ng suminghot-singhot sa awang na darama sa sarili. Abot-abot ang hingi ng paumanhin ng paslit at ni Lydia sa dalawang mamang hindi na masama ang loob na naglalakad palayo. Binigay na ng dalaga ang 5 pisong hawak sa awa sa kasama nitong tila puputok ang mukha ilang sandali mula ngayon. Walang alinlangan. Puro ang pulot. Ibabalik ko ang 5 pisong binayad mo sa magpupulot bukas, Ali. Katagbuin mo ko rito. Wika ng paslit nang tuluyang hindi na matanaw ang dalawang lalaki. Bagamat nabigla at naawa sa lalaking nakabalot ang mukha, hindi inaasahan ni Li Chang babalik ang salaping binigay niya. May naitatabi naman siyang 7 piso. Yun na lamang ang itatapal niya. Pera lamang iyon. Maganda ang kanilang ani ngayon at kikitain ni rin naman niya iyon ulit. Sadyang lubos siyang nahabag sa magpupulot. Hindi mawala sa isip niya ang ilang tila nunal na itim sa bawat puno ng maga sa mukha nito. Mga bakas ng bubuyog marahil. Sa susunod, huwag ka na muna magbubukas ng mga paninda hanggat hindi mo pa alam ang tinalagang halaga. Mabuti na lamang hindi sila masasamang tao. Alam mo bang may ilang bata o paslit na nawala na rito? At hindi na sila natagbuan. Taga rito rin sila lahat. Mahinang pangaral ng dalaga sa paslit na dinataw daw ang daliri sa loob ng garapa. At tila walang anumang sinubo ang daliring nilagyan ng pulot. Kaya kong iligtas ang sarili ko kung alanganing sitwasyon. Ngunit salamat sa iyong pagmamalasakit.
anito na kinahindig muli ni Lydia sa pagkabigla. Kakaiba ang batang ito sa mga paslit na nakakasalamuha niya. Hindi sumagot ang dalaga na sinundan pa ng paslit. Hindi ko lang talaga napigilan, natakam ako eh. Minsan lang sa 3 taon namumulaklak ang limponara at wala na halos nagtatanim ng halamang iyon. Pili lang ang mga kamay na nakakabuhay nun. Kaya nung masiguro kong pulot galing sa limponara ang dala nila, hindi ko na napigilan yung sarili ko, binuksan ko na agad. Saglit na paisip si Lydia sa sinasabi nitong halaman o bulaklak na bihira raw mumulaklak, na siyang pinanggagalingan ng pulot na hindi nito mapigilang tikman. Hindi pamilyar sa kanya. Sa bagay, gulay lang naman ang tinatanim niya, nila, dahil naroon ang kita. Nang ibalik ni Lydia ang atensyon sa paslit, nakatingin na ito sa kanya. "Kaya mo bang umuwi?" tanong niya rito na kinatango naman ang paslit. Saglit naghibit ang dalaga. Mukhang isip matanda naman ito at sigurado ang sinasabi. "Kung ganun, umuwi ka na. Ako'y babalik naman sa pwesto ko. Mag-ingat ka sa daan." Paalam ng dalaga sa paslit na may sinabi bago tumalikod si Lydia. "Tagpuin mo ulit ako rito bukas. Babayaran ko ang salaping na gamit mo." Napangiti ang dalaga. Hindi na sineryoso ang sinabi ng paslit bago tuluyan tumalikod. Ang totoo, hindi talaga biro ang binigay niyang salapi. Ngunit si Lydia ang tipo ng taong naniniwala na hindi lang sa salapi umiikot ang mundo. Hindi sila nagugutom. Hindi sila kinakapos. Hindi man karangyaan ang buhay na kinalakhan, wala naman silang naging problema nung lumalaki noon. Puwera na lang sa 3 taong pahirap na mga hapon na sandaling nanakop sa kanila at kinalubog nila sa utang. Ngunit dahil sa kanya, sa pagpapakasal na gagawin kay Elpidio, tuluyan ang makakawala sila sa malaking pagkakautang na iyon. Ano ba naman ang 5 pisong binayad niya? "Anong iyong pangalan, Ali?" Habol pa nito na kinahinto saglit ni Lydia. Lumingon siya at sinabi ang pangalan. "Ako si Almasiga. Kinagagala kitang makilala." Anito pa, bago kumaway. "Ano nga ulit yung pangalan?" tanong ni Lenlen sa kapatid na sinusuklay ang mahabang buhok. Nakahiga na ang delegita sa katre at pinapanood ang ate niya. "Almasiga. Kakaiba, no?" napapangiting wika ni Lydia sa kapatid. Parang puno o pangalan ng halaman. Hindi lang ako sigurado." Saglit na paisip na wika ni Lenlen. "Oo, puno. May ganoong puno sa kasukarera na pinagtatrabahuhan ng pinsa nating si Reden. Naalala mo?" Saglit na tahimik si Lenlen. "Ah, yung malakas na magdagtang puno? Oo, naalala ko, sa ilalim tayo nung naglaro noon." Namimilog ang matang wika ng dalagita habang nakatitig sa isang direksyon ng silid. Hindi sadyang nagbalik tanaw. "Halos 5 taon na rin mula nung huling dalaw natin kila Reden, no? Malamang nag-asawa na yung mga kapatid ni Reden." Anito maya-maya. Ang huling salita ng kapatid ang muling nagpaalala kay Lydia ng pagpapakasal na mangyayari sa kanya. Isang okasyon na wala siyang nararamdamang kahit ano. "Magpapakita kaya yung paslit bukas?" tanong ni Lenlen na kinalingon ni Lydia. "Ewan ko, pero nakakatawang isipin na oo. Ipapakilala ko siya sa'yo pag nagkataon. Makita mo, ang ganda-gandang bata. Ang puti." Natutuwang baliktanaw naman ang dalaga. Nagsasangag pa lang ng kanin si Aling Enang ay may kumatok na agad sa kanilang pinto. Nagtatao po.
Kunot ang noong tumayo sa pagkakadulog sa hapag si Mang Isko. Sinino ang bisita ng umagang iyon? Si Elpidio. Hinihiling na hindi muna pagtindahin ng dalaga at dadalhin sa kanilang tahanan pagkatapos nilang magsimba dalawa. Nang makaakyat sa loob ng bahay ang binata, nanakbo naman sa silid ng mga anak ang ginang. Giniseng ang sadya ng bisita. Kumaway na lang si Lenlen habang hatid tanaw ang kapatid na pasakay na sa kalesang dala ng mapapangasawa. Saglit lang nagtama ang kanilang mga mata ng kapatid habang papalayo ang sasakyan. Alam niya, higit kanino man na bagamat mabigat ang loob ng kanyang ate sa pagpapakasal, wala naman itong magagawa. Sadyang ganoon talaga, pinalaki silang ang magulang ang mas nakakaalam ng mabuti at hindi sa kanilang mga anak. Dapit hapon na nang ihatid ang dalaga. Bitbit na Elpidio ang malaking tampipi na naglalaman ng trahe na susuotin ang dalaga. Pamana ng mga magulang nito. Hindi rin naman nagtagal si Elpidio. Umuwi na rin matapos maubos ang kaping tinimpla ng dalaga sa kanya at sandaling nakipag-usap sa mga magulang ni Lydia. Ihatid mo. Mahinang bulong ni Aling Enang sa dalaga na tumungo sa banggerahan. Tumayo sa pagkakaupo ang bisita. Ihatid mo sa tarangkahan ang mapapangasawa mo. Paglilinaw ng ginang na sinunod naman ng panganay. Hindi na ako makapaghintay. Parang napakatagal ng isang buwan at dalawang linggo. Uwi ka ni Elpidio habang naglalakad ang dalawa patungo sa kalesang dala ng binata. Hindi umimik ang kausap. Bagkos na palinga na lang sa kanilang tahanan at nakita niyang nakatanaw roon ang mga magulang. Walang emosyon ang kanyang ama. Kabaliktara naman ang namimilog at galak na galak ng mata ng kanyang ina. O paano? Ako yayao na. Alam kong napagod ka sa pakikiharap sa aking mga kamag-anak at magulang kanina. Maraming salamat sa pakikisama mo. Anang binata na tinitingnan ng dalaga sa muka. Mabait naman sila eh, lalo na yung mga magulang mo. Hindi ko nararamdamang ako ay iba. Sagot naman ni Lydia. Ginagap na Elpidio ang mga palad ni Lydia. Hinalika ng bawat kamao bago tuluyang tumalikod at sumakay na sa kalesa. Hindi muna umalis si Lydia sa kinatatayuan. Tinanaw ang kalesang paliit ng paliit sa kanyang paningin. Mabait at maginoo si Elpidio. Alam niyang sa darating na panahon, matututunan niya rin itong mahalin. Kailangan dahil wala naman siyang pagpipilian. Tingin mo ba dumating yung paslit? Tanong ni Lenlen sa napalingong dalaga. Mag-aalas dos na ng hapon. Nagpapahinga na ang dalawa sa pwesto. Paano ba naman alas 7 pa lang, hindi na sila magkandaugaga sa mga namimili. Maigi na lang at natapos na nang sila ay makapananghali. Ewan ko, hindi siguro. Bata yun eh. Baka nga tumakas lang yun sa kanila ng araw na yun. Sagot ni Lydia na bahagyang pinagpag ang suot na apron bago tinuloy ang pagbibilang ng kinita nila ngayong araw. Nakakakuryoso lang kasi diba sabi mo, mabigat magbitaw ng salita yung bata. Hindi ka nga nakasipot kahapon kasi nga sinundo ka ni Elpidio. Hindi rin naman ako makaalis sa pwesto at si nanay ang pumalit sa'yo. Alam mo naman yun, napakahigpit kasama. Hindi sumagot si Lydia. Ang totoo, nawala na sa isip niya ang tungkol sa paslit na may kakaibang pangalan mula kahapon. Sleepin mo kaya ate, tignan mo baka andun pa rin. Susog ni Lenlen na kinatawa niya. Naniniwala ka talaga sa palabra de honor na pangako ng isang paslit? Bahagyang umingos ang bunso. Bakit naman hindi? Wala ka naman trabaho na ngayon.
Maglakad-lakad ka kaya sandali. Pakisuyo na rin, isabay mo na rin ako ng sariwang mangga galing sa pwesto ni Aling Cora. Nakatawang pakiusap ng bunso na kinailing na lang ni Lydia. Tumigil ang mga paa ni Lydia sa mismong lugar kung saan niya huling nakita ang paslit na may yakap na garapa. Ngunit mabining hangin lang galing sa matatayog na puno ang bumati sa kanya. Saglit siyang napatingala sa langit. Kahapon ito nagbilin na katagpuin siya. Hindi naman niya sineryoso. Nataon pa na sinundo siya ni Elpidio. Ngunit may kung ano sa sinabi nitong may isang salita sila. Ang lahing kanyang kinalakhan na isa sa mga dahilan kung bakit muling napilit siya ni Lenlen na tumungo sa lugar na itong muli. Natawa siya ng lihim. Paslit yun. Ano bang alam nun sa mga sinabi? Lydia? Naigdad ang dalaga sa tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Nang humarap, isang lalaking may katangkaran ang kanyang nasumpungan. Karga nito ang malapad na kaing na puno ng mga prutas na ang iba ay hindi na pamilyar sa kanyang paningin. Bahagyan tumingala ang dalaga. Kinatagpo ang mata ng lalaking kaharap. Hawig nito ang paslit na nakilala niya nung nakaraang araw. Ngumiti ang lalaki. Damay ang mga mata. Nakinatigil ng mundo ni Lydia.